Hi guys! Once again, welcome back to my YouTube channel, and this episode is ipagpapatuloy natin ang ating nasimulan na The Seaman's Confession. So this time po is pag-uusapan po natin bakit nga ba may mga seaman na nawawala? Bakit may mga seaman na missing? Bakit may mga seaman na hindi na nakaka-uwi sa kanilang mga tahanan? So guys, alam nyo naman na sa pagbabarko, madalas na nangyayari ito. And recently, ang dami ng mga post, ang dami ng mga pinapalabas sa social media na may mga na-missing, may mga nawawala. And ngayon, susubukan po nating sagutin yung mga dahilan kung bakit nga ba humahantong sa ganito ang buhay ng isang marino sa kanyang pagbabarko. So guys, sinubukan ko siyang isa-isahin kung ano-ano ang mga dahilan. So, ginawa ko siya into 4 main reasons. So first on the list, main reason is jump ship. In layman's terms sa pagbabarko, yung jump ship is literal na jump ship. Tumalon sa barko. Not necessarily na tumalon, but ang jump ship kasi is yan yung terminology sa pagbabarko, which is a very famous na nangyayari, lalong-lalo na sa sinaunang pagbabarko. Yung jump ship, ang nangyayari dyan ay, for example, yung barko ay may ports of call na mayayaman ng mga bansa like Europe, Amerika, Australia. Kapag ang barko ay may biyahe dyan, tapos nagkaroon ng chances na may shore leave, yung shore leave sa pagbabarko, yun yung opportunity na makalabas kayo sa barko, makapaggala, makapamili, at makapagpunta kahit saan-saan. Madalas na nangyayari sa jump ship is yung crew ng barko is bababa sa barko. Kapag nakababa siya sa barko, hindi na siya bumabalik sa barko. Ibig sabihin, para siyang nag-awol. Bumaba siya sa Amerika, tapos hindi na siya babalik sa barko. Yan yung nangyayari sa jump ship. Madalas yan at yan yung nangyayari noong mga sinaunang panahon. Pero this time, kung nangyayari man siya, hindi na siya ganun kadalas. Kasi, siguro dati, ang rason kasi is for greener pasture, for bigger opportunities, kaya nagja-jump ship sila sa mga mayayaman na bansa. And siguro sa sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas and sa sobrang hirap ng buhay sa pagbabarko, at hindi pa kasi ganun kalaki talaga yung sinasahod in terms sa sahuran doon sa barko. Pero this time, hindi na siya ganun kadalas na nangyayari. May mga pagkakataon pa rin siguro, pero hindi na siya ganun kadalas tulad nung dati. Kasi ngayon nga, mas pinahigpit na and mas malaki yung problema mo kapag nadatnan ka ng mga authorities dun sa bansa. Kasi magtatago ka lang kasi wala ka namang kumpleto ng mga documents. And dati, yung mga nasasangkot sa jump ship is madalas, yun yung mga crew minsan na may mga family na dun. For example, may family ka sa Amerika or may relatives ka sa Amerika, tapos may ports of call yung barko nyo doon, yun yung time na bumababa sila and doon na sila magtatago. Siguro kukontakin lang nila yung mga relatives nila and hindi na sila bumabalik sa barko. Number 2 reason is work-related accidents. Ito yung mga aksidente na nangyayari sa barko dahil sa trabaho, dahil sa job description. For example, ang isang seaman ay nagtatrabaho working overside sa gilid ng barko or nagpi-prepare ng pilot ladder. Tapos minsan due to heavy weather condition, dahil sa madalas dahil sa sobrang stress, sobrang fatigue, nawawala na ng focus sa sarili, nawawala na ng presence of mind sa trabaho niya mismo, kaya hahantong sa aksidente ang isang seaman. And for example, nagtatrabaho siya working overside sa gilid ng barko and medyo maalon and wala siya nga siya sa focus sa kanyang sarili, may possibility na mahuhulog siya doon. And
Minsan din, ang nangyayari is, sa barko kasi, safety is the main priority. Number one talaga yung safety sa barko. Kaya lahat ng manning agencies, lahat ng mga kapitan, lahat ng mga ship owners, anything na hihingiin ng barko, as long as it is about safety, about sa safety ng crew, about sa safety ng environment, about sa safety ng buhay ng tao, ipo-provide talaga yan nila. So in that case, sa work-related accidents, even though given na yung complete personal protective equipments or PPE, even though complete na yung lahat ng mga paperworks, mga toolbox meeting, mga risk assessment, kahit kumpleto na yun lahat, minsan kasi ang crew na mismo ang nagkakaproblema minsan. May mga instances din na minsan sa sobrang complacent, sa sobrang experience na niya sa pagbabarko, sa sobrang tagal niya sa pagbabarko, minsan masyadong kumpiyansa na siya sa kanyang sarili na paulit-ulit na itong ginagawa, kaya hindi na niya sinusunod lahat ng protocol in terms sa safety. And minsan nagkakaroon, gumagawa na siya ng shortcuts, and minsan din due to incompetence, due to inexperience, lalong-lalo sa mga medyo bago pa sa pagbabarko, and minsan sa kulang nila sa experience, kaya hahantong sa mga aksidente, and may mga instances yun nga na mahulog ka sa barko or maano ka sa heavy weather, sa sobrang lakas ng alon, kaya minsan hahantong siya sa work-related accident. Number 3 reason is ship accidents. Ito yung aksidente na nangyayari mismo sa barko. Siguro familiar naman kayo sa, for example, dalawang barko tumatakbo. Pag nagagbanggaan, ang tawag dyan ay collision. Kung ang isang barko hindi tumatakbo, stationary lang, at isang barko is tumatakbo, binangga niya yung isang barko, ang tawag dyan, allision. So yun nga guys, iba pang mga example ng ship accidents is yung grounding. For example, yung bottom part ng barko from below deck level, water level, kapag sumayad yan, so ibig sabihin yan, grounding. May mga aksidente din dahil sa heavy weather condition. Minsan dadaan ka ng Pacific, tagtatlo ang bagyo doon, or di kaya sa famous na Bermuda Triangle na hanggang ngayon hindi pa rin alam bakit may mga barko dyan na nawawala. Kaya sabi nila due to magnetic field, due to current na hindi ma-explain hanggang ngayon kasi sa sobrang daming mga barko na nawawala dyan. And may iba din na due to sa distribution ng cargo, nawawala ng buoyancy ang barko. So kaya may mga aksidente na tumataob ang barko o lumulubog sila. And for any reason, like for example, nagbanggaan ang dalawang barko, tapos lumubog yung barko. Minsan, kunti lang talaga kasi ang nangyayari na makasurvive kasi mayroon kasi niyang vacuum effect. Kapag ang barko nalunod yan, higupin niya lahat ng pressure na sa taas. Kaya minsan yung tao, kapag hindi ka nakapunta ng malayo sa barko, madadala ka talaga dahil sa pressure niyan. And yes guys, yan yung madalas na mga nangyayari dahil sa ship accidents tulad ng Costa Concordia. Example din doon, yung Titanic, yung sa Super Ferry, yung sa Donia Pass na nasunog. So, sobrang dami and sobrang maraming mga aksidente probable para sa pagbabarko. And yung iba, naging missing din dahil sa mga aksidente na ganun. At ang pinakahuli sa lahat, number 4, ito yung famous na madalas na dahilan bakit ang isang seaman ay nawawala or nami-missing is yung depression or suicidal or intentional attempts. Ito yung mga nangyayari kapag nakapunta ka na or sumakay ka na ng barko and doon mo ma-realize yung tinatawag na reality versus expectation.
Mostly kasi kapag nandito tayo sa lupa noong panahon na nag-aaral pa tayo, madalas na sinasabi ng mga instructor natin is kung gaano kasarap magbarko. Mostly nakikita natin sa mga kapitbahay natin is gaano kalaki ang kinikita ng isang seaman. May bagong bahay, may bagong sasakyan, or mostly kung ano yung mga kwentong seaman. And mostly kung ano yung nakikita natin sa social media sa mga seaman. Kasi wala namang seaman, eh kahit ako nga, hindi naman ako nag-a-upload kung ano talaga yung trabaho namin doon, kung gaano talaga kahirap yung trabaho namin sa barko. Kundi yung mga labas ko lang sa mga iba't ibang bansa, mga pagkain, mga biyahe, at saka mostly kapag pauwi na. Kaya yun yung tinatawag na reality versus expectation. Dito humahantong na minsan may mga sima na hantong sa depression. May mga sima na nagsusuicide. May mga sima na bigla na lang nawawala. Pero yung lahat is may mga investigation naman na nangyayari doon kasi hindi naman natin ma-point out agad-agad kung intentional lang ba yun na paggagawa sa isang seaman. And mostly kasi kaya nadidepress is minsan yung sarap na iniisip ng isang tao sa pagbabarko, hindi pala ganun pagdating doon. Kasi sa barko kasi, para yung showbiz, parang politics ang pagbabarko. May mga tao na magugustuhan ka, may mga taong makakaaway mo, may mga tao na maiinggit sa'yo. And for any some reason, may mga tao talaga na ayaw sa'yo. So, isa na yun sa pinaka-problema doon is yung lalabanan mo araw-araw sa siyam na buwan and wala kang choice kundi pakisamahan ang lahat ng tao. Ang pagbabarko is one of the most diverse industry sa pagtatrabaho. We are working with different nationalities, different people from all walks of life and through ages, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. And pagdating doon, kahit gaano ka pa kayaman dito, kahit anak ka pa ng kapitan dito sa lupa or sino ka pa man dito, pagdating doon is trabahante ka lang at nagtatrabaho ka. And kaya minsan ang pinaka-importante talaga na trait sa pagbabarko para ma-survive mo is yung lakas ng loob, pagpapakabait, and patience. And of course, kapag nagsisimula ka, kailangan obedience. And kailangan din ng pananalig sa Diyos. Kasi sa pagbabarko kasi hindi mo masusukat ang mental na at emotional na strength ng isang tao based lamang sa laki ng katawan niya. Kasi higit pa sa physical na demand ng pagbabarko is yung mental and emotional mo kung gaano ka ba ka-strong na pagkatao para ma-survive ang lahat ng yun. And may ibang mga seaman, sad to say, na hindi nila makayanan na magawa yun, na ma-survive yun. Kaya humantong sila sa depression or suicidal or tatalon sila sa barko. And para sa ibang mga case naman, yung sinasabi nila na pinapahirapan sa barko, well, siguro minsan nahantong na din sa ganun kapag kinainggitan ka or may galit yung ibang crew sa'yo, kaya minsan nangyayari din yun. But all of that will undergo such investigation. Kaya yun, madalas na nangyayari kapag missing or nawawala ang isang seaman is yun, jump ship, work-related accidents, ship accidents, and of course, depression and suicidal. And take note guys, alam nyo ba, kaya ang term na missing ang palaging ginagamit kapag ang isang seaman is nawawala. Kasi sa pagbabarko kasi, you can never say na ang isang tao, ang isang crew ay patay na, not unless hindi nakita yung katawan niya. Not unless na hindi nakita na patay na talaga siya, hindi pwedeng i-declare siya na patay. Missing lang. May mga instances na kahit na nasunog ang barko or nagbangga ng barko, lumubog ang barko, even though hindi na siya nakita, ang tinatawag lang doon is missing. Kasi nga, hindi siya nakita. Wala namang nakakita na patay na talaga siya. So that's for now guys, para sa ating another episode of Seaman's Confession. And for my future vlogs,
Comment down below guys kung ano pa yung mga gusto nyong malaman, kung anong gusto nyong itanong tungkol sa pagbabarko, tungkol sa buhay seaman, tungkol sa buhay ng isang marino. So, maraming maraming salamat. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel. And maraming maraming salamat po. And also to my fan page, Team Michaelicious, maraming maraming salamat sa support. Shout out din ako sa mga Team Mala from Danao, Cebu City. Maraming maraming salamat sa pag-follow nyo guys. And God bless you and see you soon to my next episode para sa aking YouTube vlogs. Maraming maraming salamat po. God bless us all.